Igan, mandatory o required na ang pagsuot ng face shield bukod sa face mask tuwing lalabas ng bahay. At para talakayin yan ay pang-issue, mapanayam natin ang tagapagsalita ng PNP Police Brigadier General Idelbrandi Usana. Magandang umaga po, si Igan po ito. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Igan, at sa inyo po mga tagapakinig at tagasupaypay. Magandang umaga din po. May nakalatag na hubang parusa sa mga posibleng lumabag na walang suot na face shield. Base po sa nauna ng payat ng ating PNP Police General de Pontina, ang panawagan niya na lang din sa mga polis, kapag may mga nakita po na hindi nagsusuot in public ng face shield at face mask, at kung meron po silang dala-dala na ganitong mga PPE na sinatawag natin, pwede po silang bigyan, pwede po silang pagsuotin, at hindi na po kailangan may mga immediate sanctions. However, dahil ang mga local government units ang siyang magbibigay ng mga ordinances upang may patupad yung requirement po ito dahil mandatory na nga ito. Ito po ang magiging batihan din ng mga polis kung ano po magiging sanctions dun po sa mga mamamayan po natin na nagpa-violate yung mandatory requirement na ito. Yung sinasabi niyo pwedeng pasukin, paano po yun kung nasa loob ng... Hindi po. Public po kasi ito eh. Okay. Public place. Kasi noong unang panahon, noong unang mga regulations na in-impose ng IATF, kung saan po yung mga enclosed spaces, nire-required po sila. Opo. Pero ngayon, in public po, mandatory na po na magsusuot ng face mask at face shield. Kunyari po, kumakain. Ayan, siyempre, paano po magiging reaction ng ating otoridad dyan? Pinawing tulutan naman po, siguro naman po, natural lang po, natatanggalin po itong mga ganitong face shield at face mask habang kumakain. Pero meron pong requirement sa minimum health standards. And I guess ang mga establishments naman po, nagtayo na kami kanilang mga alcohol at iba pang mga kaparaanan upang yung pagpasok ng sinumang tao sa kanilang lugar ay mapapanatili itong mga requirements sa minimum health standards. Opo. Hulihin nyo rin ho, nagtaas ng presyo at nagpapanik buying yata ang publiko. General? Actually ho, siguro hindi natin pwedeng i-compromise yung health mga mamayan. Kung sakali man po na dapat po silang makapamili nitong mga pangunahing requirements sa minimum health standards, para na rin po ito sa kanilang kabutihan. Okay. General, sana si Susan po ito. Nagsimula na ho yung simbang gabi. Ano ho yung ginagawa para matiyak na ligtas yung pagdalo sa mga misa? May mga karagdagang paalala ho ba o protocol para ho doon sa mga magsisimbang gabi? Na-experience ko po kanina ho, nagaling po ako sa simbahan namin dito sa Camp Crame. Naging maganda ho ang pamamahala. 30% yung population doon sa loob ng simbahan. Tapos doon sa labas, nire-require po yung ganitong requirement sa minimum health standard. So, hiwa-hiwalay ho halos. Pero paglabas po natin, different po yung storya. Meron po tayong mga kaibigan sa media na nag-communicate na talagang hindi maiwasan yung mga mamaya natin nagpupumpul-kumpulan. Kahit na po may mga kapulisan tayo na nagpapatrolya, ito po yung panawagan na nga namin sa mga mamayan. Nagbigay na rin tayo ng paalala noong una pang panahon na hanggat maaari, huwag na lang po tayong lumabas kung hindi po natin kaya na makipag-i-comply yung minimum health standards. Kasi baka hindi po natin alam yung katabi na po natin i-carry na po pala ng virus. At pagbalik natin sa bahay, magkakaroon na po ng implication po yun sa health ng iba pang membro ng pamilya. Opo. General Usana, tuloy ba yung paggamit ng yantok doon sa mga quarantine violator? Opo, pero nakita na po natin over a period of 2 or 3 weeks, yung paggamit ng yantok, hindi na po naging usapin pa. Bagamat ito ay kasama pa rin ng ating mga kapulisan in performing their duties while they are patrolling para ma-maintain yung social distancing. Ang report po ngayon ng ating mga kapulisan, yung buong kapuluan po ay hindi po nakaranas ng significant incident arising from the first Misa de Gallo na ginawa po sa simbahan. Apo. General Usana, good morning. Si Mariz Umali po ito. Hi ma'am, Mariz. Good morning po. Sir, tinatanong ko kayo kahapon pero baka may reaction na po ang Philippine National Police sa ulat po ng International Criminal Court na may basehan para paniwalaan daw na yung mga ulat ng crimes against humanity, torture and serious physical injury sa giyera kontra droga po ng gobyerno. Ano po ang reaction ng Philippine National Police po rito? Nagbigay na po ang palasyo ng reaction as regards the IPC report and we give it to Malacanang insofar as the official
position of the government, hindi po nire-recognize ang ITC report po. Mm-hmm. All right. So, basta patutunayan na lang po dun sa mga evidence na meron kayo na talagang hindi po nilabag ang kanilang mga karapatang pantao. Opo, kasama po yung sa usap din ng human rights. Kailangan naman po siguro na makita ko ano ba yung mga pieces of evidence na nagsasabi na may mga violations ng human rights po. All right, maraming salamat po sa paliwanag, PNP spokesperson Ildebrandi Usana. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po. God bless po.